kung ang veterano na si Tom Powell ang tatanungin, nakakatakot na ang isang serial killer na pagalagala sa daanan kahit saan man. Ngunit ayon pa rin sa kanya ay may mas nakakatakot pa. Kung napapaisip kung ano ang mas nakakatakot pa sa isang kriminal na pagalagala ay walang iba kundi kapag sila ay nakatagpo at nakapangasawa pa ng isa pang kasinglalang serial killer at dalawa na silang pakalat-kalat sa lansangan. Inihahandog ko mga katinagalog ang itinadhana ng mga kriminal at ano nga ba ang kanilang karimari-marim na ginawa. Ian Bradley at Myra Hindley. Sa loob ng ilang dekada, ang karimari-marim na krimen na ginawa ng mangsig-irog na ito ay talaga namang tumatak sa isip at puso ng mga Briton. Limang walang kamalay-malay na paslit ang natapos ang buhay ng magkadaupang palad ang dalawa. Inililibing nila Ian at Myra ang mga lasog na katawan ng mga paslit sa mababaw na hukay na kanila mismong ginawa sa Savileworth sa dulo ng bayan ng Manchester sa Inglaterra. Nang ikalabing dalawa ng Hunyo ng taong 1963, unang naitala ang biktima ng dalawa na ang 16 na taong gulang na si Pauline Reed, kaibigan ng kapatid nitong si Myra, si Pauline. Nakasalubong nila ito na papunta sa eskwelahan ng pagsasayaw. Sinabi nito na siya ay hahatid nila sa kanyang pupuntahan. Ayon sa kumpisal ni Myra, sinabi nito na ipinatawag ni Ian sa kanya si Pauline at sa kanila isinakay sa kanilang puting van. Saka ibinaba nito ang dalawa sa ilang na parte ng bayan. Ngunit makalipas ang 30 minuto ay hinila siya ni Ian sa lugar na pinagdalahan nito kay Pauline. Doon ay nakita niya di umano na ang dalagita ay may tama ng hiwa sa leeg. Inamin di umano sa kanya nitong si Ian na ginawan niya ito ng kahalayan sa kanila sabay na inilibing ang sawing palad na dalagita. Ito ay sa mababaw na hukay na siyang ginawa nilang dalawa. Ngunit kung si Ian naman ang tatanungin, ayon sa kanya na dalawa sila ni Myra at hindi lamang siya ang gumawa ng kahalayan sa dalagita. 4 na buwan lamang ang lumipas. Ang dalawang magsing-irog ay muli na namang inulit ang karimari-marim na krimen. Sa pagkakataong ito ay sa 12 taong gulang naman na si John Kilbride. Muli niyang inaya itong si Kilbride ihatid dahil nag-aalala na di umano ang kanyang mga magulang. Pareho din ang ginawa ng dalawa katulad sa nauna. Ginawa ng kahalayan at saka sinakal at saka naman inilibing sa ilang na parte na kagubatan ng bayan sa mababaw na hukay na tila ba hinanda na ng dalawa. Ang 3 sa kanilang biktima ay si Kenneth Bennett na kahit kailan ay hindi na nakita pa ang katawan. Ayon kay Myra na inamin di umano sa kanya ni Ian na kanyang ginawa ng kahalayan ang bata. Saka naman niya dinala sa damuhan sa kanya pinaslang gamit ang tali sa leeg at inilagay daw niya sa isang lalagyan di kalayuan sa noon ay kanilang kinatatayuan. Matapos naman ang Pasko ng taong 1964, matapos na mamili ay nakita nila Ian at Myra ang 10 taong gulang na si Leslie Ann Downey na naglalakad ng mag-isa. Ibinaba ng dalawa ang kanilang pinamili sa kanilang tahanan. Matapos ay binalikan nila ang noon ay naglalakad pa rin na si Ann at saka sinabi na ito ay ihahatid nila sa kanilang tahanan at baka nga raw nag-aalala na ang kanyang magulang. Ngunit hindi pa rin naman ito ang nangyari. Sa halip ay dinala nila ito sa kanilang bahay na inuupahan. Sinabihan na alisin ang saplot nito sa kaginawan ng di maganda bago sinapit nito ang kanyang malagim na wakas. Ibinaon nila ang kawawang dalagita sa mababaw na hukay. Kasama sa paanan nito ay ang kanyang sariling mga baro. Ang pinakahuling biktima ng dalawa ay ang 17 taong gulang na si Edward Evans. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang silang dalawa ang gumawa. Inarkilahan ng dalawa si David Smith na bayaw nitong si Myra upang tulungan sila. Pinanood daw mismo nitong si David ang ginawa ni Ian sa binata gamit ang kordon at saka tinulungan nito ang dalawa na buhatin ang labi ni Edward sa kapit-kwarto. Ngunit natapilok itong si Myra kaya kinailangan nitong kumuha ng gasa. Kaya naman sila ni Ian at David na ang nagdala sa labi ng bintana sa kakahuyan kung saan nila inilibing ito sa mababaw na hukay katulad na katulad din ng ginawa nila sa mga naunang.
nauna pa. Ngunit di gaya ng magsing-irog, natakot itong si David. Hindi kinaya ng konsensya nito ang kanyang nasaksihan at ginawa. Kaya kinaumagahan ay tumawag agad ito sa kapulisan, kaya naman naaresto si Ian at si Myra. Sa loob ng 14 na araw ay nilitis ang walang awang mga kriminal. Sa panahong ito, nalaman na ng buong Britanya ang karimari-marin na gawain ng dalawa. Ang hatol ay ang pagkakabilanggo ng habang buhay. Ngunit kahit pa nga sa loob ng ilang dekada na pagkakakulong ng dalawa, niminsan ay hindi sinabi nitong si Ian kung nasaan na nga ba niya inilagay ang katawan ng kawawang si Kenneth. Bago nito hugutin ang kanyang huling hininga, sinabi nitong si Myra na isaboy ang kanyang abo sa kagubatan ng Morse kung saan nito inilibing ang kanyang mga biktima. Ngunit ito ay hindi pinayagan ng hukuman. Samantalang bago pa man si Ian ay pumanaw 5 oras bago hugutin ito ang kanyang huling hininga, ipinag-utos nito sa kanyang huling habilin na ang 2 bagahe na nakalak sa kanyang tabi ay ibibigay sa kanyang tagapamahala at hindi bubuksan kahit pa siya ay pumanaw na. Ang ina ni Kenneth na ilang dekadang nagluluksa ay pumanaw na rin ng taong 2012. Ito ay hindi niya nalaman ang tunay na kinahinatnan ng kanyang mahal na supling. Ngunit umaasa pa rin ang pamilya ng bata na si Kenneth na sana kahit sa matagal na hinaharap ay makikita pa rin nila ang nawawalang labi ng kanilang mahal sa buhay. Na siya namang walang awang kinuha sa kanila ng 2 pinakanakakatakot na kriminal sa kasaysayan. Ito ay si Ian Bradley at Myra Hindley, ang tinagurian ng mga mamamatay tao ng Morse. Sa inyong tingin, tama lang ba ang hatol sa 2 na habang buhay na pagkakabilanggo o dapat ay mas matindi pa ang dapat na ihatol sa kanila? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama na ito ay ating basahin. Mga katinagalog, samahan niyo pa ako sa mga susunod pang mga kwento ng mga taong naitala sa kasaysayan dahil sa tindi ng krimeng kanilang ginawa. At yan ang kwento ni Ian Bradley at Myra Hindley. Ito po si Tinagalog. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo, Boss Elfan and Boss Venom SFX and my Charles Harum, Dream, Caroline Deli Deli, Lisa Malto, Israel Lumaino, Dong Daming, Christian Bastian Francisco, Games Hunting with Arkin, Mario Brillantes at Karunungan PH. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang iba ko pang channel, ang Legalig or and Friends at Modern Facts. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog sa inyo po. God bless, keep safe, at peace out.